Habang papalapit na nga ang bagong taon ay nag-iisip itong si Lola Flora na sana ay matapos na ang pagsubok sa buhay nitong si Cardo Dalisay, maging sa buhay nitong si Lolo Delpin at sa buhay niya at nang magkasama-sama na sila. At doon nga sa pagkakataong yon ay nalulungkot si Lolo Flora dahil magbabagong taon ay wala si Cardo Dalisay at etong si Lolo Delpin sa tabi niya at hindi sila kumpleto. Sa kabilang banda naman, habang itong si Arturo Padua at etong si Renato Hipolito ay tuwan-tuwa dahil sa nabilog na naman nila ang ulo nitong si Lily at napasunod na naman nila ito, ay doon na rin nagsimula na sabihin nitong si Renato Hipolito dito kay Arturo Padua na may problema sila at kukulangin sila ng pera pang makinarya para sa kanilang pagtakbo at pangangandidato. At doon na nga sa pagkakataong yun ay nag-iisip itong si Arturo Padua ng solusyon sa problema nila nitong si Renato Hipolito. Sa kabilang banda naman, habang itong si Mara ay nagpapantok ay hindi naman ito makatulog sa kanyang silid. At doon na nga nagsimula na sabihin ni Mara sa kanyang sarili na mukhang naninibago siya sa kanyang silid at malaki ito. Hindi katulad nung nakatira pa sila sa bukid at komportable siya doon. At doon na nga sa pagkakataong yon ay sinabi ni Mara na kailangan niya lumipat ng ibang silid para dalawin siya ng antok. Samantala, pagkatapos nga kausapin itong si Renato Hipolito at itong si Arturo Padua at itong si Lily, ay lumabas naman itong si Lily at nagdadabog. At sinabi nitong si Lily na lintik talaga ang dalawang yon, mukhang naisahan siya at mukhang binablockmail siya nitong si Renato Hipolito at nitong si Arturo Padua na kapag ka pinaalis niya sa pwesto itong dalawa ay sasabihin ng mga ito ang baho nitong si Lily at magkakalaglagan sila. At doon na nga sa puntong yon ay sinabi nitong si Augustus dito kay Lily na mukhang talo itong si Lily at durog ito sa laban nila nitong si Renato Hipolito at nitong si Arturo Padua. At sa galit nga nitong si Lily ay sinabi nito dito kay Augustus na kapag ka hindi tumahimik itong si Augustus ay si Augustus ang dudurugin itong si Lily. At doon na nga sa puntong yun ay napatingin na lamang itong si Augustus dito kay Lily. Sa kabilang banda naman, habang kausap ni Lucia itong si Don Ignacio Guillermo ay doon na nga nagsimula na sabihin itong si Don Ignacio na nasasaan itong si Aurora. At doon na rin sinabi nitong si Lucia na naghikap-hikap lamang itong si Aurora upang aliwin ang kanyang sarili. At doon nga sa puntong yun ay sinabi pa nitong si Don Ignacio Guillermo na mukhang hindi na siya mapapatawad ng kanyang anak na si Aurora. Dahil sa haba ng panahon ay galit pa rin itong si Aurora dito kay Don Ignacio Guillermo. At sa sinabi namang yun ni Don Ignacio Guillermo ay kaagad naman sumagot itong si Lucia. At sinabi dito kay Don Ignacio na nag-aalala siya na baka bumalik ng Amerika itong si Aurora at iwang muli itong si Don Ignacio Guillermo. Ngunit nagmamalaking sumagot itong si Don Ignacio at sinabi dito kay Lucia na napaghandaan niya na ang lahat. Kapag ka bumalik ng Amerika itong si Aurora ay doktor niya na ang bahala sa kanya. At doon nga sa pagkakataong yon ay may binabalak pala itong si Don Ignacio Guillermo dito kay Aurora na kung saan ipapaniwalaan ng doktor nitong si Don Ignacio na may taning na ang buhay nito. At malalaman nito ni Aurora na labis namang ikalulungkot nitong si Aurora na magiging dahilan upang mag-stay ito sa tabi nitong si Don Ignacio Guillermo at alagaan ito. Sa kabilang banda naman, habang itong si Ambot Elizabeth at itong si Oscar Hidalgo ay nasa kubo, ay doon naman nagsimula na sabihin itong si Elizabeth na bakit hindi nagagawi itong si Paeng sa kanilang tinitirang kubo. At doon na nga sa pagkakataong yun ay sinabi nitong si Elizabeth na isang gabi na silang hindi kumakain at kailangan pumunta ni Paeng sa kanilang kubo upang magdala ng pagkain. At doon na nga sa puntong yon ay sinabi nitong si Oscar Hidalgo na nakakahiya dito kay Paeng, lalo na't galit pa ang lolo nito sa kanya. At huwag iasa kay Paeng ang responsibilidad nila para mabuhay. At doon na nga sa puntong yon ay sinabi nito si Ambo na siya na lamang ang didilihensya ng kanilang makakain para nang sa ganun ay makakain sila. At doon na nga sa puntong yon ay nagpumilit itong si Elizabeth na samahan itong si Ambo. Ngunit sinabi nitong si Ambo dito kay Elizabeth na siya na lamang mag-isa ang didilihensya ng pagkain at samahan ito itong si Oscar Hidalgo at walang kasama itong si Oscar. At doon na nga sa sinabing yun ni Ambo ay kaagad naman sumagot itong si Oscar Hidalgo at sinabi nito dito kay Ambo na kaya niya na mag-isa. Hindi siya pwedeng lumabas kaya ito na lamang si Ambo at Elizabeth ang magsama para makahanap ng kanilang makakain. At doon na nga sa sinabing yun ni Oscar Hidalgo ay walang nagawa itong si Ambo kung hindi ang isama itong si Elizabeth. Samantala, habang itong si Eduardo ay naglalakad papuntang ospital ay dali-dali naman itong pumasok sa ospital. Hanggang sa napansin ito ng isang bantay sa ospital at tinanong ito kung pasaan ito at kung sino ang dadalawin ito.
At doon nga sa sinabi niyo ng bantay sa ospital, napupuntahan niya ang kapatid niya na si Don Ignacio Guillermo at kailangan niyang dalawin ito at kung patay na ba ito. At doon nga sa sinabi niyo ni Eduardo ay kagad naman sinabi ng bantay sa ospital na hindi papatay itong si Don Ignacio Guillermo. At doon nga nagsimula na magulat etong si Eduardo dahil hindi na isakatuparan ang kanyang gusto na makuha ang lahat ng kayamanan etong si Don Ignacio Guillermo dahil sa buhay pa ito at nang pumasok na nga ito sa ospital. Kung nasa saan etong si Don Ignacio Guillermo ay doon na nga nagsimula, naguluhin ito etong si Don Ignacio. At doon na rin nagsimula na sabihin niya na nagbago na siya. At habang nagsasalita etong si Eduardo ay ipinagtabuyan ito nitong si Don Ignacio Guillermo at hinila ito palabas ng mga bantay sa ospital. Sa kabilang banda naman, habang itong si Cardo Dalisay at ang Task Force Aguila ay dali-daling pumunta dito kay Armando, ay doon na nga nagsimula na sabihin itong si Cardo na kailangan mag-usap nitong si Cardo at nitong si Armando. At doon na nga sa pagkakataong yun ay kaagad silang pinagbigyan nitong si Armando at sinabi nitong si Armando na tumuloy itong si Cardo Dalisay at handa na niyang kausapin ito. At doon na rin sa pagkakataong yun ay nagsimula na nga na sabihin nitong si Cardo na kailangan magsanib pwersa nitong si Armando at nitong si Cardo para matarget nila ang Pangulo ng Pilipinas at para maiyaho nila ang mamamayang Pilipino sa mga nakaupo sa pwesto na ganit sa kapangyarihan. Sa inyong palagay, eto na kaya ang simula ng pagbagsak na itong si Nalili at na itong si Arturo Padua maging na itong si Renato Hipolito nang dahil dito sa pagsasanipwersa na itong si Armando at na itong si Cardo Dalisay. Dito na rin kaya magkikita itong si Cardo at itong si Oscar Hidalgo. Well, kung sa tingin ninyo na eto na ang simula ng pagkikita nitong si Cardo Dalisay at nitong si Oscar Hidalgo ay maaaring i-like ang video na ito at sabay-sabay nating antabayanan ang susunod na kabanata sa FPJ Isang Probinsyano. At kung ikaw ay may komento at gusto sabihin sa video na ito ay maaaring i-comment nyo na lamang po sa ating comment section at huwag nyo na rin pong kalimutang mag-like, share, and mag-subscribe. Hit nyo na rin po yung notification bell para lagi kayong updated sa panibago nating upload. Isang like at isang subscribe nyo lamang po sapat na. Maraming salamat po at mag-iingat po kayo parati. TV at handa kang ipaglaban. May takbuhan ka kapag ginusto mo. Meron kang makakausap sa oras na magulo. Tutulungan ka basta ikaw ay inargabyado. Pero di niya kukonsintihin mga mali mo. Batanggenyong walang inuurungan. Handang humarap, handang makipagsagutan. Tutulungan niya ang mga naaapi.